Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw. Dalawa ang karanasang ibabahagi ko sa inyo at nangyaring ang mga ito sa amin. Sa mga panahong ito, binansagan ang aming baryo na baryo ng mga maligno o engkanto kasi marami talagang nagaganap na kababalagan doon. At sa ngayon po ay dito ako tumitira sa Maynila kasi dito kami nagtatrabaho. Ginagawa naming pampalipas oras sa mga kwento dito at nakasanayan naming makinig bago matulog. Unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa itong kwento. Maraming salamat din sa mga tagapakinig sa ibibigay niyong kaunting oras. Sisimulan ko na ang kwento. Buwan ng Agosto, isang umaga, sa aking pagising, ay nagsabi si Lolo na samahan ko daw itong pumunta sa gubat upang maganap ng mga panggato o yung mga tuyong kahoy. Nakita ko naman na marami pa naman doon sa kusina, kaya nagtanong ako sa kanya. Lo, marami pa naman doon sa kusina. Sabi ko sa kanya. E merong paparating na bagyo, kinakailangan nating maganda. Narinig ko sa balita doon sa bayan. Tignan mo ang kalangitan. Makulimlim. Kaya kumain ka na dyan at tayo ay pupunta sa gubat. Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Pagkatapos ko nga kumain ng agahan ay agad ako nagbihis. Maya-maya pa ay tumungo na kami sa gubat upang maganap ng mga tuyong kahoy. At ang gubat po na ito ay merong kalayuan mula sa amin. Sa tansya ko ay mga kalahating kilometro ang aming lalakarin bago makarating doon. Pero sisiw lang po ito sa amin. Sanay na rin kasi kami. Sa pagdating namin sa gubat ay agad kaming naganap ng mga tuyong kahoy. At makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay marami na rin ang aming mga nakuha. Hanggang sa nagsabi si Lolo na kami ay tatambay muna sa ilog. Baka sakaling meron daw kaming mahuling mga isda. Itong ilog na ito ay konektado sa kabilang bayan at ang huling destinasyon nito ay ang karagatan na malapit lang din sa amin. Siguro mga 2 kilometro ang lalakarin bago makarating doon. Meron namang mga kwento patungkol sa ilog na ito at ayon sa mga matatanda, parang daanan daw ito ng mga engkanto. Ilang kabaryo namin ang nakakita ng di umanong gintong barko, lalo na sa mga panahong mataas ang tubig. Maliban dito ay meron pang ibang mga kwento. Apo, marami akong nakikitang mga isda. O heto, magpatulis ka ng kahoy. Pag-utos ng aking lolo at agad ko namang inabot ang kanyang itak. Matapos ko ngang gawin ito, ay agad niyang kinuha sa akin ang kahoy na aking pinatulis at agad siyang naglakad patungo sa gitna ng ilog. Makikita kasi mga isda kasi malinaw ang tubig. Hindi kulay kayo manggi at walang anumang basura. Talagang malinaw sa mga panahon ito. Walang ano-ano ay merong tinusok si Lolo at sa pag-angat niya ng kahoy na aking pinatulis ay meron siyang nahuling isang isda. Hindi naman kalakihan, pero sakto naman sa pangulam. Oh, kunin mo dito, dali. Sabi niya sa akin
at agad ko namang kinuha ang isda at ipinatong sa mga nakuha naming panggato. Himala, ang dami nila ngayon. Dagdag pa ng aking lolo. Manghuli po tayo hanggang sa makarami, nang sa ganun ay hindi na tayo bibili ng ulam. Sabi ko naman sa kanya, at tumango ito habang nakangiti. Hindi naman kami nag-isip ng anumang bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Pero naninibago lamang kami kasi ito ang unang pagkakataon na maraming mga isdang napadpaduan. At nang makahuli si Lolo ng 10, ay nagsabi ito na kami ay uuwi na. Kasi sa tuwing makakahuli daw ito ng isda, ay sumasama ang kanyang pakiramdam. Parang nasasaktan daw ito na hindi niya maintindihan. Pero pinagtawanan ko pa siya kasi inisip ko na nagbibiro lamang ito. At habang naglalakad kami pabalik sa aming baryo, ay nakita kong namumutla si Lolo, pinagpapawisan at hindi mapakali. Kaya dito na ako nagsimulang mabahala. Lo, ayos lang ho ba kayo? Meron bang problema? Tanong ko sa kanya. Ang bigat ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung bakit. Gulay lang naman ang kinain ko kanina. Sagot naman niya. Magpahinga po muna tayo. Mukhang pagod na pagod kayo at namumutla pa. O heto, uminom ka muna ng tubig. Sabi ko naman, sabay abot ng tubig sa kanya. Huminto naman kami sa ilalim ng isang malaking puno at umupo. Dito ko na siya inasikaso kasi parang nahihirapan talaga ito, lalo na sa kanyang paghinga. Lo, ano pong nararamdaman niyo? Tanong ko pa, pero hindi ito sumasagot. Hanggang sa bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Lo, lo, saan ang masakit? Tanong ko pa, pero walang ano-ano ay bigla itong napahinto at napatingin sa di kalayuan. Tila ba meron siyang nakikita, kaya agad naman akong tumingin doon. Subalit, wala namang anumang hayop o tao, kaya talagang nagtataka ako. Mukhang totoo nga ang mga kwento. Biglang sabi niya, totoong alin? Tanong ko naman. Yung gintong barko at merong matangkad na nilalang na nakatingin sa akin ngayon. Mukhang galit na galit. Umalis na tayo dito. Sagot naman niya. At makikita naman sa kanyang mukha na natataranta ito. Sige po, tara na sa bahay. Sabi ko naman at agad kong binuhat ang mga panggato, pati na yung mga nahuli niyang isda. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas, subalit mas lumala ang nararamdaman ng aking lolo. At nang dahil dito, ay pinatawag ko na si tatay sa isa naming kabaryo. Sa bayan lang din naman siya nagtatrabaho at hindi naman ganun kalayo mula sa amin. Hindi nagtagal ay nagsabi si Lolo na siya ay hihiga sa kama kasi nahihilo daw ito at di kalaunan ay nakatulog din naman. Sa pagdating naman ni tatay ay agad kong sinabi ang lahat ng nangyari. Agad naman niyang ginising si Lolo kasi napagpa siya namin na dalhin ito sa aming sentro para mapatignan. Pero tumanggi ito kasi maayos naman daw ang kanyang pakiramdam at kinakailangan lang niya siguro na magpahinga. Si tatay naman ay agad na bumalik sa bayan kasi meron nga siyang trabaho. Bandang alas 10 ng umaga ay nagulat ako nang sumigaw si Lolo. Sa mga sandaling ito, ako ay nasa kusina
at nililinis sa mga nahuli naming isda kasi uulamin namin ang mga ito. Dali-dali naman akong tumungo sa kanyang kwarto at nang makarating ako doon ay nakita ko siyang nakaupo at nakatitig sa labas ng aming bintana na parang isang maamong tuta. "Lo, Lo, anong nangyayari?" Tanong ko, pero hindi ito sumasagot. Tila ba hindi niya ako narinig? Kinikilabutan na ako sa mga sandaling ito kasi iba na ang kanyang kinikilos. Agad ko siyang nilapitan. "Lo, Lo." Sabi ko ulit habang inaalog ang kanyang katawan. "Wala akong ginawang mali. Hindi ko alam. Pasensya na kayo." Biglang sabi naman niya habang nakatingin pa rin sa labas ng bintana. "Wala naman akong nakikitang tao. Lumapit pa nga ako doon pero wala talaga. Parang kinakausap niya ang hangin. Kaya dito na ako kinilabutan." Tinawag ko naman ulit ang aking kababata na tawagin natin sa pangalang Crisanto. Sa mga sandaling ito ay sumama ng kanyang nanay kasi nag-aalala ito sa kalagayan ng aking lolo. At sa pagdating namin sa kanyang kwarto, nagulat kami na wala na ito. Hinanap namin siya sa buong bakuran pero hindi namin makita si lolo. Hanggang sa nagsabi ako na tumungo sa gubat kasi ito ang sinasabi ng aking sarili. May kutob ako na nandoon siya. At sa pagdating namin doon ay sigaw kami ng sigaw pero hindi namin siya makita. At nang marating namin ang ilog ay nakita siya ni Crisanto. Kaya agad niya kaming sinabihan ng kanyang nanay. "Tol, nandun si Lolo." Pasigaw na sabi ni Crisanto sabay turo sa isang bahagi ng ilog. Agad naman kaming pumunta sa kanyang kinaroroonan at nakita namin si Lolo na lumalangoy na walang anumang saplot sa katawan at tila ba nagpapanggap ito na isang isda. Nakakatawa man para sa iba pero ito ang kanyang kalagayan sa mga sandaling iyon. "Iho, mukhang kinakailangan nyo na ng albularyo. Meron talagang nangyayaring kakaiba sa kanya." Sabi naman ng ina ni Crisanto at tumangwa ako bilang tugon. Pwersahan ko namang pinaahon si Lolo sa ilog at hinawakan ng maigpit. "Uuwi na po tayo, Lo." Sabi ko naman pero gusto pa rin niyang bumalik sa ilog. Si Crisanto naman ay naunang umalis at tumawag ng albularyo. "Uuwi na tayo. Huwag ka nang bumalik sa ilog. Merong paparating na bagyo." Sabi naman ang nanay ni Crisanto kay Lolo. At sa pagdating naman namin sa bahay, tamang-tama na kakarating lang ng albularyo. Kaya agad niyang ginamot si Lolo. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras, ay bumalik ito sa tamang katinuan at sabi ng albularyo, merong natamaan si Lolo habang siya ay nanghuhuli ng mga isda at hindi naman daw niya ito sinasadya. Hanggang sa inutusan niya kami na humingi ng paumanhin doon sa ilog kasi madidinig naman daw kami ng mga nakatira doon na hindi namin nakikita. Bago naman magtakip silim ay pumunta nga kami doon para humingi ng paumanhin. At magmula noon ay bumalik naman sa normal si Lolo. Pero hindi na muli siyang pumunta doon sa ilog nang dahil nga sa nangyari sa kanya. Itong susunod na karanasan naman namin ay nangyari din doon sa aming baryo. Sa mga panahong ito, ako po ay meron ng kinakasama at doon din kami sa lupain ni Lolo nagpatayo ng munting kubo. Nagtatrabaho na rin ako sa bayan sa paggawaan ng mga banig, salakot at mga pawit. Bali marunong po akong gumawa ng mga ito kahit na magpahanggang ngayon.
Hindi pa namin alam na sa mga panahong ito ay buntis ang aking kinakasama na tawagin natin sa pangalang Helen. Asawa ko na siya ngayon. Isang madaling araw ay ginising niya ako at nagsabi ito na meron daw siyang nadidinig na tunog na nanggagaling sa kakawyan. Kung papakinggan ng tunog ay masasabi ko na malayo ito sa amin. Pero yung pakiramdam din na parang ang lapit-lapit lang. Hayaan mo na yan. Normal na ibon lang yan. Pabulong na sabi ko naman sa kanya. Mabigat ang nararamdaman ko. Hindi yan normal na ibon. Kanina pa yan eh. Sagot naman niya. Ito pong asawa ko ay lumaki sa isang probinsya na talagang malayo mula sa amin at meron silang paniniwala na kapag tumunog ang ibon na ito ay merong aswang na umaaligid. O baka yung tumutunog mismo ay aswang na. Parang ganun ang kanilang paniniwala. Uy, gising! Magsunog ka ng goma! Dagdag pa niya sapagkat nakatulog ulit ako. Agad naman akong bumangon at naghanap ng goma sa kusina at tamang-tama na meron akong nakita. Kumuha lamang ako ng kaunti at sinindihan ito at saka tinapon sa likod ng aming bahay nang sa ganun ay tangayin ng hangin ang usok papunta sa gubat o kakawyan na kung saan ang gagaling ang tunog ng ibon. Maya-maya pa ay huminto naman ang mga tunog at hindi na naulit. O diba, sinasabi ko na nga ba, aswang yon. Pabulong na sabi ng aking asawa, pero tinawag naman kami ni nanay at lolo para patayin ang nakasinding goma kasi talagang mabaho. Sinunod ko naman iyon. Sinabi ko naman sa mga ito na merong nagpaparamdam sa amin at sabi ng aking nanay, baka daw buntis si Helen. Kaya sa pagsikat ng araw, ay maaga kaming tumungo sa bayan para magpatingin. At tama nga ang aking nanay. Buntis ito. Sa araw din na ito, ay bumili ako ng mga pangontra tulad ng buntot pagi at ilang mga insenso. Makalipas ang ilang linggo, isang madaling araw, ay ginising ulit ako ni Helen. At sabi niya meron daw siyang nadidinig na mga yapak sa labas ng aming bintana. Ako naman ay bumangon ng dahan-dahan at naglakad patungo doon. Nang makarating ako doon, ay bigla kong binuksan ang bintana para makita kung meron ngang tao. Meron nga, at agad itong tumakbo papunta sa likod ng aming bahay. Nakakaamoy na rin ako ng lana at sigurado ako na nanggagaling ito sa nilalang na iyon. May tao! Nay! Tay! Pasigaw na sabi ko naman at dali-dali akong tumakbo papunta sa direksyon na kung saan siya tumungo. Meron na rin akong hawak na itak at sa paglabas ko sa kusina ay nakita ko siyang tumatakbo papunta sa loob ng kakawyan at naglaho sa dilim. Umaalulong na rin ang mga aso ng aming kapitbahay, pati na yung amin. At kung pagbabasehan ang figura ng nilalang na ito, ay isa siyang lalaki. Parang wala din itong saplot sa katawan at naaamoy ko pa rin ng lana na alam kong nanggagaling sa kanya. Agad naman akong bumalik sa bahay. Sina lolo naman ay nagtanong. Sinabi ko naman ang lahat at agad naman silang naniwala. Pero bago ko pa man makita ang nasa labas ng bintana, ay gising na pala si nanay at tatay kasi meron din silang nadidinig na mga yapak. Ako lang talagang nakatulog ng maayos at magmula sa araw na ito ay palagi na kami nagpupuyat at hindi na nasundan pa ang pambubulabog hanggang sa mga anak ng aking asawa. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi wala na rin kaming naranasan pagkatapos ng mga ito. Maraming salamat.
Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1997. Siguro ang ilan sa inyo dito ay sanggol pa lamang sa mga panahong ito. At ang iba naman ay hindi pa pinapanganak. Pero ako ay nasa high school na. Wala nang paligoy-ligoy. Rekta na tayo sa kwento. Isang umaga noon, pagkatapos naming kumain ng almusal, ay agad kaming tumungo sa bukana para maghintay ng masasakyan. Yung eskwelahan namin ay mahigit 5 kilometro ang layo mula sa aming baryo, kaya kinakailangan talaga naming sumakay ng habal-habal para hindi kami malate. Habang kami ay naghihintay, ay nagsabi yung kuya ko na mangunguha muna ito ng mga bayabas sa kabilang bahagi ng kalsada. Meron kasing puno ng bayabas doon. Maliban dito ay meron ding mga mangga at iba pang mga prutas. Pero sa mga panahon ito ay wala pang mga bunga. Tanging bayabas lang ang meron. Tumango naman ako bilang tugon kasi wala pa namang paparating na habal-habal. At agad naman itong tumungo sa bahagi na yon para manguha. Nakita ko itong umakyat sa puno at napapaaray pa ito sapagkat kinakagat siya ng mga malalaking langgam. Ako naman ay patawa-tawa lamang sa mga sandaling ito. Maya-maya lang ay nakita kong nalaglag si kuya mula sa puno, kaya agad naman akong tumakbo papunta sa kanya. At nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay agad ko siyang tinanong kung ano ang nangyari. Pero napansin ko na hindi ito gumagalaw. Nakatalikod kasi ito sa akin. "Hoy kuya, wag mo na akong lokohin. Tumayo ka na dyan." "Oh, meron na palang paparating na habal-habal." Sabi ko sa kanya, sabay alog sa kanyang katawan. Subalit, hindi talaga ito gumalaw kahit isang beses. Kaya pumunta na ako sa kanyang harapan. At nakita ko namang nakapikit ang kanyang mga mata. "Kuya, oy kuya, wag mo na akong takutin." Sabi ko sa kanya at nakita kong kinakagat pa ito ng ilang langgam. Pero hindi man lang ito nagre-react. Kaya ang ibig sabihin ay wala nga talaga itong malay. Hanggang sa napagpasyan kong humingi ng saklolo. Pero nagkataon din na wala talagang taong napapadaan. Alas 6 pa lang kasi ng umaga, kaya wala pang masyadong mga tao. Hanggang sa naisipan kong tumungo sa bahay, kaya tumakbo ako ng napakabilis. At nang makarating ako doon, ay agad kong sinabihan si nanay at tatay na si kuya ay nawala ng malay doon sa kakawyan. Agad naman kaming tumakbo. At sa pagdating namin sa kinaroroonan ni kuya, ay nagulat ako nang dahil wala na ito. Kaya hinanap namin siya. Natagpuan namin ito na nasa likod ng isang malaking puno. Nakaamoy kami ng malansa at mabaho doon. At nang dahil dito, ay napailing si tatay. Agad naman niyang binuhat si kuya at napansin ko ng ilan sa bahagi ng kanyang uniforme ay namamasa-masa, na parang hinawakan ito ng isang taong basa ang kamay. At nang amuyin ko ito, ay talagang malansa. Labis naman ang aming pagtataka kung paano napunta si kuya doon. Wala naman akong nakitang ibang tao noong nawalan siya ng malay, kaya malabo na merong bubuhat sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay nagtanong si tatay kung ano talaga ang nangyari. At agad ko namang sinabi sa kanya. Wala namang problema kay kuya. Humihinga din naman siya at wala namang anumang sugat. Hanggang sa napagpasya namin na dalhin ito sa pinakamalapit na bahay paggamutan. At habang nagbibihis ang aming mga magulang, ay nakita kong biglang bumangon si kuya. Kaya agad kong tinawag ang mga ito. "Kuya, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ba't ka nawalan ng malay?"
Tanong ko sa kanya. Nakita ko namang pilit niyang inaalala ang mga nangyari at bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yun anak? Tanong ni nanay. Meron po akong nakitang tao sa puno ng mangga. Nakasilip. Buhaghag ang kanyang mga buhok. Nanlilisik din ang mga mata. Nakakatakot. Sagot naman ni kuya. Eh bakit ka nawala ng malay? Anong nangyari? Tanong naman ng aming tatay. Hindi ko alam. Nung nakita ko siya, ay naisipan kong bumaba ng puno. Pero bigla akong nahilo. At saka nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung bakit. Sagot naman ni kuya. Sige lang. Meron talagang nagaganap na kababalagan sa bahagi na yon. Kahit pa noong mga bata pa lamang kami. Yung kaibigan ko nga noon ay nawala ng isang araw. At natagpuan siya doon. Marami talagang mga pagpaparamdam. Meron din nagpapakitang masasamang elemento doon. Mahabang sabi ng aming tatay. Ganun ho ba? Maayos na ako. Tara na. Pumasok na tayo sa eskwelahan. Sabi naman ni kuya. Sigurado ka. Magpahinga ka muna para mabantayan namin ang iyong kalagayan. Pwede naman na sumama ka muna sa amin sa bayan. Tulungan mo kami doon sa tindahan. Sabi naman ng aming nanay at tumango na lamang si kuya. Sa umagang ito, ako lang ang pumasok. Hinahapunan naman, pagkatapos ng aming klase, ay tumungo ako sa tindahan. At sa pagdating ko doon ay nakita ko si tatay na nililigpit ang aming mga paninda. At nagtanong ako kung nasaan si nanay at kuya. At ang sabi niya, pumunta daw sila sa isang albularyo. Nalaman ko na nilalagnat daw si kuya, kaya nila ito pinatignan. Tinulungan ko na lamang si tatay. At makalipas ang mahigit 10 minuto, ay umuwi din naman kami sa bahay. Baka may tatanong nyo, nagbebenta kami noon ng mga lamang dagat tulad ng mga tahong at alimango. Ito ang negosyo namin noon. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay wala pa doon si nanay at kuya. Kaya nagtataka naman si tatay kung bakit sila natagalan. Kasi ayon sa kanya, ay mahigit 1 oras nang lumipas magmula nung umalis sa mga ito. Bandang 6:00 ay dito na nag-alala si tatay. Kaya napagpa siya namin na sunduin na lamang ang mga ito. At makalipas ulit ang mahigit kalahating oras, ay narating namin ang bahay ng albularyo. Nasa labas pa lang kami ng bakuran, ay nakita namin si nanay at kuya na nakaupo at kinakausap ng albularyo. Agad naman namin silang tinawag at pinapasok naman kami ng mga ito. Oh, anong meron? Tanong ni tatay sa albularyo. Oh, heto. Kinukwentuhan ko ng mga karanasan namin doon sa inyo na kung saan din nawalan ng malay ang anak mo. Lumaki din ako sa inyong baryo. Kaso hindi pa kayo siguro pinapanganak noong tumira kami doon. Sabi naman ng albularyo. Ano pong meron doon? At bakit nawalan ng malay ang anak ko? Tanong ni tatay sa kanya. Hindi maligno ang may gawa nito, kundi aswang. Noon yung baryo na tinitirahan nyo ngayon ay hindi ganun katahimik. Naaalala ko noon na araw-araw ay merong nagpapagamot kay tatay. Sagot naman ng albularyo. Aswang, akala ko ba mga engkanto o maligno lamang ang tumitira doon?
Ito ay ayon din sa mga matatanda sa amin. Sabi naman ni tatay, sapagkat doon din siya lumaki sa baryo namin. Oo, tama sila. Maliban sa mga aswang, ay meron ding naninirang mga engkanto doon. Mapaglaro ang mga ito at masasama. Pero mag-ingat kayo kasi nandyan pa rin sa inyong baryo ang tanyag na aswang noong kapanahon na namin. Meron siyang isang apo na sa tingin ko ay ang magiging tagapagmana. Mahabang sabi ng alpularyo. Wala naman kaming narinig na kwento tungkol sa kanya. Saan siya nakatira? Tanong pa ni tatay. Basta, pero mas matanda sa akin yon. At sigurado ako na siya ang naging sanhi kung bakit nawala ng malay ang anak nyo. At siya rin ang kanyang nakita. Ngayon ang ulit siya nagparamdam. Hindi ko alam kung bakit. Dagdag pa ng albularyo. Sa tingin ko po, babae yung nakita ko. Kasi mahaba ang kanyang mga buhok. Pero hindi lang ako sigurado. Sabi naman ni kuya. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay narating namin ang bukanan ng baryo. Talagang kinikilabutan kami nung napadaan kami sa bahagi na kung saan nawala ng malay si kuya. Parang merong nakatingin sa amin. At habang naglalakad kami papasok sa aming baryo, ay nakarinig kami ng isang huni. Kakaibang huni na ito, matinis at parang gawa ng isang ibon. Bilisan natin. Huwag na kayong lumingon. Pabulong na sabi ng aking tatay at binilisan nga namin ang paglalakad. Si kuya naman ay nakita kong pinagpapawisan at ayon sa kanya ay sumasama ang kanyang pakiramdam. Noong malapit na kami sa bahay ay narinig namin na merong lumundag sa bubungan ng aming kapitbahay. Agad namang napasigaw ang kumpare ng aking tatay na tawagin nating Tito Raul kasi nagulat ito. Walang iya. Ano yon? Pasigaw na sabi niya at agad naman kaming napatingin sa ibabaw ng kanilang bubungan. Subalit, wala naman kaming nakitang hayo o anumang nilalang. Madilim din kasi sa mga sandaling ito. Pare, mukhang meron kang bisita. Pasigaw na sabi naman ng aking tatay. Hindi naman kasi malayo ang bahay nila Tito Raul mula sa amin. Kaya konting sigaw lang ay madidinig namin ang isa't isa. O nga pare, sa wakas ay puputok na rin ang aking lumang baril. Pasigaw na sabi naman ni Tito Raul. At walang ano-ano ay nakarinig kami ng kalabog sa kanilang bubungan na tila ba tinadyakan ito ng isang tao. At nasundan ito ng isang mabigat na pagaspas na tila ba merong lumipad papalayo. Talagang nakakakilabot ang mga sandaling ito at hindi kami makapaniwala na ganun talaga kalakas ang kalabo. Hanggang sa nakarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril at dito na kami pumasok sa loob ng bahay kasi baka matamaan kami ng ligaw na bala. Pare, pumalma ka! Parang umalis na. Pasigaw na sabi pa ni tatay. Narinig pa namin na napapamura si Tito Raul. At maya-maya lang ay tumungo ito sa bahay namin at nagsabi na mukhang inaaswang daw sila. Pero humingi naman ang paumanhin si tatay kasi nadamay lamang ito. Kami talaga yung inaaswang at hindi sila ng kanyang pamilya. Napag-usapan pa namin ang tungkol dito at talagang nagtataka kami kung bakit ganun ang nangyari kay kuya. Wala naman itong ibang ginawa kundi ang manguwa lamang ng mga bayabas. Pero ang sabi ni tatay
kung meron pang mangyaring masamang bagay kay kuya, ay babalik kami sa albularyo. Sa gabing ito ay hindi na nasundan pa ang mga pagpaparamdam sa amin. Pero pagpatak ng madaling araw, ay nagising kami sa sigaw ni kuya sapagkat napapanaginipan niya ang apo ng dating tanyag na aswang. Binabantaan daw siya nito at babalikan daw balang araw. Pero ang sabi naman ni tatay, huwag na huwag siyang magkakamali kasi hindi kami yung unang gagawa ng hakbang. Kapag meron pang mangyaring masama kay kuya, ay wala daw kaming ibang sisisihin. Kasi sa dinami-rami daw ng pwedeng mapanaginipan, bakit yung apo pa ng dating tanyag na aswang? Nakakasalubong pa naman namin ang mga ito, pero hindi sila makatingin sa amin ng direkta. Hindi rin namin alam kung bakit si kuya ang kanilang pinag-initan. Wala namang ginawang masama si kuya, kaya talagang nakapagtataka. Makalipas naman ang 2 araw, ay gumaling na si kuya at hindi na bumalik pa ang kanyang lagnat. Ayon naman kay Tito Raul, noong gabing merong lumundag sa kanilang bubungan, ay nakaamoy siya ng malansa at talagang nakakasulasok daw ito. Parang amoy din daw ito ng isang matanda, subalit malansa nga lang. Meron lang po akong isisingit na kwento. Ito ay nangyari naman sa lugar ng aking dating kasintahan. Maikli lamang ito. At nang dahil nandito na rin naman ako, ay ibabahagi ko na sa inyo. Sa mga panahong ito, kami ay nasa kuleyo. At isang hapon, ay hinatid ko siya sa kanilang baryo. Sa pagdating naman namin sa kanilang bahay, ay niyaya ako ng kanyang kuya na mag-inuman. At kasama namin noon ang kanyang kababata, nakaka-uwi lang galing ibang bansa. Napasaya naman ang aming usapan, hanggang sa hindi ko namalayan na mag-aalas 7 na ng gabi. Sinabihan naman ako ng aking kasintahan na umuwi na, kasi baka hinahanap na ako ng aking mga magulang. Agad naman ako nagsabi sa kanyang kuya na ako ay uuwi na. Hindi naman nila ako pinigilan. At mula sa kanilang bahay, siguro mga 200 metro ang lalakarin bago makarating sa kalsada. At nagsabi naman yung tatay ng mga ito na ihatid daw ako doon. Pero tumanggi ako at ayaw ko rin na makaistorbo sa inuman ng kanyang kuya. Sigurado ka ba iyo? Madilim dyan. Samahan na kita. Sabi ng tatay ng aking kasintahan. Pero tumanggi talaga ako o sabihin na natin na nagbatigas ako para isipin nila na hindi ako takot sa dilim. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad na ako palabas ng baryo. At sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nakarandam ako ng matinding lamig. Yung pakiramdam na umuulan ng niyebe. Palingon-lingon naman ako pero wala naman akong nakita. At nung malapit na ako sa may bukana, sa aking paglingon, ay meron akong nakitang kabaho na may nakasinding kandila sa ibabaw. Sa takot ko, ay napatakbo ako nang wala sa oras at hindi ko namalayan na narating ko na pala ang bayan. Hingal na hingal ako noon at kinikilabutan kasi nakalutang ang kabahong iyon. Walang bumubuhat, kaya talagang natakot ako. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyo. Nangyari ito way back 1990. Nung mga panahong ako ay naninirahan sa bahay ng aking tiya. 8 kaming magkakapatid, pero naghiwa-hiwalay kasi maagang pumanaw ang aming mga magulang. At ang ilan sa kanila ay kinuha din ng aking mga tiyo at tiya. Bali yung panganay namin at ang pangalawa
ay ang siyang naiwan sa mismong bahay namin. Meron na rin kasi silang mga trabaho. Sa mga panahon din na ito, ako ay nasa high school pa lamang. At bago ako pumasok sa eskwelahan, ay tumutulong muna ako sa gulayan ng aking tiya na matatagpuan sa bayan. Maganda naman ang kanilang pakikitungo. Meron din silang isang anak, pinsan ko, na nasa 6 na taong gulang sa mga panahon ito. Ako rin ang nagbabantay sa kanya sa tuwing wala akong paso. Kasi abala din si Tia sa kanyang negosyo. At ang kanyang asawa naman, na tawagin nating Tito Juanito, ay meron ding trabaho. Pero kapag nasa eskwela na ako ay sinasama ni Tia ang kanyang anak sa bayan. Isang hapon, pagkatapos ng aking klase ay agad akong tumungo sa palengke. Biyernes ang araw na ito at maaga kaming pinauwi ng aming guro. Sa pagdating ko doon, ay nakita kong umiiyak ang aking pinsan. Tia, ano nangyari sa kanya? Tanong ko habang papalapit sa kanyang pwesto. Salamat at nandito ka na. O heto, gustong makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. E wala siyang kasama doon sa bahay kaya dinala ko dito. O sige na, umuwi na kayo. Magsaing ka na rin. Magdadala na lamang kami ng ulam ni Juanito. Sige Tia, tara na insan, huwag ka nang umiyak. Maglalaro na tayo sa bahay. Sabi ko naman sa aking pinsan at agad naman siyang tumahimik. Nang makarating kami sa baryo, ay nakita ko na yung mga kaibigan ng aking pinsan ay masayang tumatalon sa mga nakatumpok na mga balat ng palay. Malapit po kasi kami sa palayan. Oh, ayan na pala ang mga kaibigan mo. Sige na, tumakbo ka na doon. Sabi ko sa aking pinsan at agad naman siyang tumakbo. Makikita naman ang kasiyahan sa kanyang mukha. O ikaw, bantayan mo tong pinsan ko. Babalik lamang ako. Sabi ko naman si isang bata na siyang pinakamatanda doon. Tumango naman ito at ngumiti sa akin. Sa pagdating ko naman sa bahay, ay kaagad akong nagbihis at nagsaing. At maya-maya pa, ay pumunta na ako sa bahagi na kung saan naglalaro ang mga bata. Pero sa pagdating ko doon ay nakita kong wala ng mga ito. Kaya tinanong ko ang ilan sa mga tambay. Meron namang nakapagsabi na tumungo sila sa masukal na bahagi para maglaro ng tagutaguan. At alam ko kung saan tumatagpuan. Kaagad naman akong tumungo doon at sa aking pagdating ay nakita ko ang isang bata na hinahanap ang ibang nagtatago. Umupo naman ako sa ilalim ng isang puno para manood sa mga ito habang kumakain ng tinapay. Hindi nagtagal ay nakita naman ng taya ang aking pinsan. Tinawag ko ito at binigyan ng tinapay. O eto, uminom ka muna ng tubig bago bumalik. Sabi ko sa kanya at pagkatapos niyang kumain at uminom ay bumalik ulit siya sa paglalaro. Nakita ko naman siya nagtago sa likod ng isang puno na nasa di kalayuan. Patingin-tingin naman ako doon kasi ayaw ko siyang mawala sa aking paningin. At nung narating ng taya ang bahagi na yon, ay napansin ko na parang wala itong nakita sa likod ng puno. At nagpatuloy ito sa ibang bahagi para hanapin pa ang ibang bata. Inisip ko naman na baka ayaw niyang maging taya ang aking pinsan. Kasi nanonood ako doon. At nagkunwari lamang ito na parang hindi niya nakita. Nang makita na niya ang lahat ng bata, ay nagtataka ako kung bakit hindi lumabas ang aking pinsan kahit na ilang beses nila itong tinawag. Kaagad naman akong tumungo sa bahagi na kung saan ko siyang huling nakitang nagtago. At sa pagdating ko doon, ay nagtataka ako kasi wala siya doon.
Tumingin pa ako sa itaas ng puno, pero wala talaga. Dito ko na inutusan ang lahat ng bata na hanapin ang aking pinsan. Labis naman ang aking pagtataka kung saan siya pumunta. Eh hindi ko naman siya nakitang lumabas magmula nung nagtago ito sa bahagi na yon. Naglakad pa ako ng naglakad habang sinisigaw ang pangalan ng aking pinsan. Pero hindi man lang ito sumasagot. Hanggang sa yung mga bata ay nagsiuwian na kasi madilim na rin sa mga sandaling ito. Dito na ako unti-unting kinabahan kasi siguradong papagalitan ako ni Tia at ni Tito Juanito. Makalipas naman ang mahigit isang oras na paghahanap ay narinig ko naman ang boses ni Tia na sinisigaw ang pangalan namin. Agad ko siyang nilapitan at sinabihan na nawawala ang kanilang anak. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari at kahit yung ilan sa mga kaibigan ng aking pinsan ay nagsasabi na nakita nila itong nagtago sa likod ng puno na iyon. Diyos ko, nasaan na yung anak ko? Dito mo ba talaga huling nakita? Tanong ni Tia sabay turo sa isang puno. Opo Tia, dyan sa punong iyan. Kahit tanungin niyo pang ilan sa mga bata, ni hindi ko nga inalis ang aking paningin dito. Sagot ko naman at nakita kong napapailing si Tito Juanito. Agad naman kaming naglakad patungo sa kaloob-looban ng gubat. Kahit na madilim at masukal ay hindi ito alintana sapagkat nag-aalala kami sa aking pinsan. Hanggang sa meron kaming natanaw sa di kalayuan. Isang maliit na kubo na merong nakasinding gasera sa loob. Makikita ito mula sa nakabukas na bintana. Kaagad kaming tumungo doon kasi inisip namin ni Tito Juanito na baka tumakbo ang aking pinsan at naligaw doon. Kaya tatanungin namin ang may bahay kung meron ba siyang nakitang bata. At nang makarating kami doon ay agad naman naming tinawag ang nakatira. At hindi nagtagal ay meron namang dumungaw sa bintana. Ano ang kailangan nyo? Tanong ng isang matanda na merong mahabang buho. Parang galit siya sa mga sandaling ito. Magandang gabi ho. Magtatanong lang ho sana kami kung meron ba kayong nakitang bata dito. Tanong ni Tito Juanito sa matanda. Bata? Wala akong nakitang bata. Sigurado po ba kayo? Eh nawawala kasing anak namin. Pinagbibintangan niyo ba ako? Tanong naman ang matanda. Kaya naman nagulat kaming lahat. Kasi wala naman kaming sinabi o binanggit na pinagbibintangan namin siya. Wala naman po kaming sinabi na ganyan. Nagtatanong lamang kami. Sagot naman ni Tia sa kanya. Sige o, alis na po kami. Sabi ko naman at nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero hindi pa man kami nakakalay doon ay narinig namin na sumigaw ang aking pinsan. Lahat kami ay napalingon at nakita namin siya sa gilid ng bahay ng matanda. Kaagad namang tumakbo si Tito Juanito at tinadya ka ng bakod. Nang sa ganun ay makapasok kaming lahat. Anong ginawa niya sa iyo? Sabihin mo! Pasigaw na sabi ni Tito Juanito habang nakatingin sa matanda. Hindi ko alam. Kakagising ko lang po. Sagot naman ang aking pinsan. Anong ginawa mo sa anak ko? Pasigaw na sabi naman ni Tia sa matanda pero agad niyang sinara ang kanyang mga bintana. Isusumbong ka namin. Umanda ka. Tara na, umuwi na tayo. Sabi naman ni Tito Juanito at agad kaming naglakad pabalik sa aming bahay. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay nagtataka si Tia kung kailan pa nagkaroon ng kubo doon sa gubat.
Ang sabi naman ng pinsan ko, ang huling naalala niya ay ang mga sandaling nagtatago ito sa likod ng isang puno. Pero walang ano-ano ay nawalan daw ito ng malay. At nung nagising ito ay nasa bahay na siya ng matanda. Nang marinig daw niya ang aming boses ay agad siyang bumangon at lumabas ng bahay. Ito na ang mga sandaling tinawag niya kaming lahat. Takang-taka naman ako kung paano siya napadpad sa bahay na iyon. Wala naman akong nakitang kumuha sa kanya. Isa itong misteryo para sa akin magpahanggang ngayon. Kahit yung pinsan ko ay nagsasabi na wala itong naramdamang bumuhat sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bahay ay agad itong pinaalam ni Tia sa mga opisyalis ng aming baryo. Nagtataka naman sila kasi wala naman daw bahay sa bahagi na yon. Nagsabi naman si Tito Juanito na meron at pwede namin silang samahan para mapatunayan na merong bahay doon. Pero ang sabi naman ng mga ito ay ipagpabukas na lang daw namin kasi madilim at delikado doon sa gubat. Maraming mga hayop at ahas na pag-aalagala. Bandang alas 9 ng gabi ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto para magpahinga. Silang tatlo naman ay sama-sama sa iisang kwarto. Bandang alas 10 ay dinalaw ako ng antok. Pero nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay narinig ko na parang merong dumapo sa bubungan. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Maya-maya pa ay umalingasaw ang isang amoy ng tiyangaw. Hinanap ko pa ito sa paligid ng kwarto, pero hindi ko naman alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang mga yapak sa bubo at tila ba papunta ito sa kabilang kwarto na kung saan naroroon silang tatlo. Sa aking pagtataka ay bumangon ako at pinakinggan pa ang mga yapak. Pero walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang pagkatok na nanggagaling pa rin sa bubungan. Ang pagkatok na ito ay talagang mahina, pero kung papakinggan ng mabuti ay mapapasabi ka na parang may utak ng taong may gawa. Hindi naman ako mapakali, kaya nakiramdam at nakinig ako sa paligid. Hanggang sa meron akong nakitang anino na dumaan sa labas ng aking bintana. Meron kasing nakabukas na ilaw doon sa bakod. Kaya kung meron mang dadaan sa harap ng aking bintana, ang kanyang anino ay talagang makikita ko. Sa aking pagtataka ay napagpasyan kung buksan sana ang aking bintana. Pero hindi ko pa man to nagagawa ay bigla namang umiyak ang aking pinsan. Sa lakas ng kanyang pag-iyak ay nakalimutan ko na ang aking gagawin. Kaagad akong tumungo sa kanilang kwarto at tinawag kong mga ito. Buksan niyo ako! Pasigaw na sabi ko at pinagbuksan naman ako ni Tito Juanito. Ano pong nangyayari sa kanya? Tanong ko naman. Pero hindi rin alam ng mga ito. Kung titignan naman ang aking pinsan ay parang nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Pero habang tumatagal ay napansin namin na tila ba merong nangyayaring kakaiba sa kanya. Unti-unti namang nanlamig ang kanyang mga katawan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mangitim. Sa mga sandaling ito ay mapagkakamalan siyang isang malamig na bangkay o yung sitwasyon na mapapasabi kang hindi na siya magtatagal. Si Tia at Tito Juanito ay nagsimula ng mag-iyakan. Ako naman ay kinakabahan kasi baka ito nga ang kahahantungan ng aking pinsan. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak sa bubungan. Dito ko na rin sinabi sa kanila kung ano ang aking narinig bago pa man umiyak ang aking pinsan. Kaya naman si Tito Juanito ay nagparinig na sa mga sandaling ito. Ang kanyang pinaparinggan ay walang iba kundi ang matandang nakatira sa maliit na kubo na nasa gitna ng gubat na kung saan din namin nakita ang aking pinsan. Magwisi ka ng asin. Dali!
Utos naman sa akin ang aking tiya at kaagad naman akong tumungo sa kusina para maghanap ng asin. At habang naghahanap ako, ay meron akong nakitang itim na figura sa ilalim ng isang mesa. Tila ba gumagalaw ito? At nang dahil sa pagtataka, ay kumuha ako ng posporo. Nang lumiwanag naman ang buong paligid, ay bumulaga sa akin ang isang malaking aso na anumang oras ay handa akong atakigin. Nang dahil naman sa sobrang takot ay hindi ako nakagalaw. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa lumabas si Tito Juanito. At nang marating niya ang aking kinaroroonan, ay agad niya akong inalog. Sa pagmulat ko naman ng aking mga mata, ay wala na doon ang asong aking nakita. Pero ang kanyang mga bakas ay nandoon pa rin sa sahig. Kaya ang ibig sabihin ay hindi ako namamalik mata. Lumabas naman ang bahay si Tito Juanito para hanapin ang hayop na ito. Pero wala na siyang makita. Napagpa siya naman namin na dalhin na lamang sa bahay pagamutan ng aking pinsan. Doon ay kumalma ito. Hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang kanyang nararamdaman. At kinabukasan naman ay sinabihan ako ni Tito Juanito na lusubin doon namin ang matandang nakatira sa gitna ng gubat. At hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Sa pagdating naman namin sa baryo ay tamang-tama na ang dalawang opisyalis namin ay nandoon. At sinabi naman namin kung saan kami pupunta. Hindi naman sila nagdalawang isip na samahan kami. Sa pagdating naman namin sa bahagi na kung saan namin nakita ang bahay ng matanda, ay ganun na lamang ang aming pagtataka. Kasi wala ng bahay doon. Sigurado ako, dito namin nakita ang kanyang bahay. Bulalas ni Tito Juanito, sabay tingin sa akin. Opo, tama po si Tito. Sagot ko naman. Kinikilabutan ako. Bumalik na tayo. Meron akong nararamdamang hindi maganda dito. Hindi pa man kasi kayo nakatira dito, ay marami ng mga kwento patungkol sa gubat na ito. Kaya bumalik na tayo. Sabi naman ng isang opisyalis namin. Dayo lamang si Tio at Tia Juanito sa bari na iyon. Kaya naman wala silang alam patungkol sa mga ganitong kwento. Nang makabalik na kami sa bukana ng gubat, ay marami pang mga kinuwentong kababalaga ng mga ito. At hindi naman kami makapaniwala ni Tito Juanito. Ilang beses pa kaming bumalik dun sa gubat, pero hindi na talaga namin nakita ang bahay. Hindi rin namin alam kung saan napunta. Pero sigurado naman kami na doon talaga namin nakita ang bahay. Kung ano man ang meron doon, magpahanggang ngayon ay hisa pa rin itong palaisipan sa akin. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Magandang araw. Dalawang karanasan ang ibabahagi ko sa inyo. Yung isa ay nangyari sa aking pinagtatrabahuan at yung isa naman ay nangyari nung gabing papauwi ako sa amin. Sir Chris, maraming salamat po sa pagpansin ng aking kwento. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay magmula pa noong 2020. Sisimulan ko na ang kwento. Alas 3 ng hapon ay nagsabi ang aming boss na meron kaming overtime kasi dumating ang kanyang mga produkto galing sa kabisera at kinakailangan namin itong mai-unload mula sa truck. Masaya naman naming tinanggap ang ganitong sitwasyon kasi halos lahat kami ay naghihirap nung time na to. Kinakailangan namin ng ekstrang pera at kahit gabihin kami ng uwi ay wala kaming pakialam kasi nakatira lang din naman kami sa bayan na iyon at malapit lang naman ang aming uuwihan. Bandang alas 6 ng gabi ay dumating nga itong aming truck. Sinimulan namin ang trabaho.
at makalipas ang ilang oras ay natapos namin. Siya nga po pala, itong pinagtatrabahuan ko ay isang warehouse at meron naman kaming matutulugan sa likod. Pero nang dahil nga malapit lang naman ang aming mga bahay ay hindi na kami tumutuloy doon. Ginagawa na lang naming tambayan tuwing break time. Balik na po tayo sa kwento. Bandang alas 9 ay umuwi na kami ng aking mga kasamahan. At pagdating namin sa plaza ay doon na kami naghiwa-hiwalay. Nang marating ko naman ang mga sakayan ng motorsiklo ay napakamot ako kasi wala nang namamasada. Napagpasyan ko naman na maglakad na lamang pauwi kaysa naman sa maghintay ako doon. Pero kung meron man akong makitang namamasada papunta sa amin ay sasakay ako. Mahigit 1 kilometro din ang lalakarin bago marating ang aming baryo. Sa kalagitnaan naman ng aking paglalakad ay patingin-tingin ako sa kalangitan. Parang uulan sa mga sandaling ito kaya binilisan ko na lamang. Nang marating ko itong maliit na tulay ay umihip ang napakalamig na hangin. Yung tipong nasa loob ako ng pabrika ng yelo. Ganun na ganun ang pakiramdam. Kaya naman napahimas ako sa aking mga braso. Palingon-lingon naman ako sa kapaligiran kasi sinasabi ng aking sarili na merong nakatingin sa akin. Hindi nagtagal ay kinuha ko sa loob ng aking bag ang isang kutsilyo. Nang sa ganun ay meron akong armas kapag meron mang aatake. Alam kong bawal ito sa aming pinagtatrabahuan. Pero ako yung tipong tao na handa sa anumang oras. Meron akong ginawang sikretong lalagyan para hindi makita ng aming sikyo. Balik na tayo sa kwento. Makalipas naman ng ilang minuto ay nakarinig ako ng tiktik. Nanggagaling ito sa ilog kaya patingin-tingin ako doon. May alam din ako patungkol sa mga tiktik na ito at ayon sa mga narinig kong kwento, ito ay ang alaga ng aswang na kanyang kasama kahit saan man siya magpunta. Isa itong sinyalis na nandoon siya sa paligid. At kapag mahina ay malapit lang sila. At kapag malakas naman ay malayo. Dadaan lang ako at isa pa, hindi mo naman ako makakain. Makunat na yung balat ko. Pagpaparinig ko sa mga sandaling ito at walang ano-ano ay dumampi sa aking likuran ang mainit na hangin. Kasabay nito ay nakaamoy ako ng malansa at amoy ng isang langis, kaya bigla akong nahilo. Nang dahil dito ay tumakbo na ako kasi alam kong malapit lang siya sa akin. At sa kalagitnaan ng aking pagtakbo, ay meron akong nakitang malaking hayop na tumawid sa di kalayuan. Hindi ko naman mawari kung anong klaseng hayop ito kasi madilim at tinatakpan ng mga ulap ang buwan. Gusto ko mang bumalik sa aking pinanggalingan pero sinasabi ng aking sarili na merong nilalang sa aking likuran. At nang dahil naman sa mataas ang tubig sa ilo ay naisipan kong tumalo nang dahil sa sobrang takot. Marunong akong lumangoy sapagkat malapit ang karagatan sa aming baryo at isang mangingisda ang aking tatay. Kaya imbes na harapin ko ang mga nilalang na ito ay ginamit ko na lamang ang aking abilidad sa paglangoy. Walang ano-ano ay tumalon ako mula sa tulay. Sumabay na lamang ako sa agos at bago pa man ako makalabas sa karagatan ay lumangoy ako patungo sa lupa. At nang makaahon ay tumakbo ako sa dalampasigan. At kung susundan lamang ito ay mararating din naman ang aming baryo. Sa kalagitnaan ng aking pagtakbo ay meron akong nakitang mga ilaw sa di kalayuan.
Alam kong nanggagaling ito sa bangka ng mga mangingisda. At nang marating ko ang bahagi na yun ay nagtataka sila kung bakit basang-basa ako at parang natataranta. Kakilala ko din naman ang mga ito. Oh, anong nangyari sa'yo? Night swimming? Pabirong sabi ng isang mangingisda. Sinabi ko naman sa kanila ang lahat ng aking karanasan. At nalaman ko rin na ang isa sa kanila ay meron ding naging karanasan doon. Ganon din ang kanyang narinig bago ito makakita ng malaking aso sa ibabaw ng tulay. Gawa po kasi ito sa bakal at pwedeng makaakyat sa ibabaw nito. Mabuti at hindi kanya nila pa. Ako nga munti ka na niya akong dumugin. Pero bago pa man siya makalapit sa akin ay tumakbo na ako. Hindi lang naman tayo ang nagkaroon ng karanasan doon. Sabi ng mangingisdang ito. Kung ganon totoo nga mga kwento. Sagot ko naman. Nagpahatid na lamang ako sa mga ito para makasigurado. Sa pagdating ko naman sa bahay ay agad kong kinuwento sa aking mga magulang ang tungkol dito. At kahit si tatay ay nakakaramdam din ng mga bigat sa tuwing mapapadaan siya sa tulay. Lalo na tuwing gabi. Kaya magmula nun, kahit na meron kaming overtime, ay hindi ko na ito tinatanggap. Nagdadahilan na lamang ako sa aking boss, nang sa ganun ay makauwi ako na maaga. At ang sabi ko naman kapag mayroong mangyaring masama sa akin, sobra pa ang aking gagastusin sa natanggap kong sahod. Kaya mas inisip ko na lang ang aking kapakanan kesa sa pera. Meron naman akong narinig na kwento kay tatay patungkol sa tulay na iyon. Ayon sa kanya, bata pa lamang ito ay meron ng mga nagpaparamdam doon. At yung dating mga nakatira malapit doon ay meron ding nakikita at nadidinig na kakaiba tuwing gabi. Minsan kumakanta, minsan mga panagoy, minsan tiktik, at minsan naman mga angil, at minsan malaking aso. Ayon naman sa ibang matatanda, ang bahagi na iyon ay parang lagusan o tambayan ng mga elemento. Pero wala pa rin ang nakakaalam kung bakit doon talaga sa tulay na iyon. Ang sigurado naman ako, aswang ang nagparamdam at nagpakita sa akin sa gabing ito. 100% kung si tatay ang tatanungin. Itong susunod na karanasan naman ay nangyari doon sa aking pinagtatrabahuan. May isang gabi na doon ako natulog sa likod ng warehouse. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, ay merong maliit na bahay doon na pwedeng tulugan ng mga trabador. Pero matapos ang karanasang ito, ay hindi na ako umulit. Ito po talaga ang dahilan kung bakit hindi na ako natulog doon at hindi na masyadong tumatambay kapag break time namin. Isang hapon, pagkatapos ng aming trabaho, ay nagsabi ako sa aming boss na doon ako matutulog sa likod ng warehouse. Pinayagan naman niya ako at sinabihan na panatilihin ang kalinisan. Tumango naman ako at nagsabi na ako nang bahala at sisiguraduhin ko na malinis ang bahay kinabukasan at walang anumang kalat. Niyaya ko rin ang ilan sa mga kasamahan ko na doon din magpalipas ng gabi. Pero tumanggi ang mga ito. Kasi meron na rin silang kanya-kanya mga pamilya. E ako sa mga panahong ito ay soltero at wala pa nga akong kasintahan. Bandang alas 6 ay napagpasyan kong pumunta sa isang karindriya para kumain ng hapunan. At pagkatapos kong kumain ay tumambay muna ako sa isang basketball court para manood ng laro. Nauwi naman sa pustahan ang kanilang paglalaro. Kaya pumusta na rin ako. Natapos naman ang laro mga bandang alas 7. Panalaw ako kaya dumaan muna ako sa isang tiyangge para bumili ng alak. At sa pagdating ko naman sa likod ng warehouse, ay agad kong inilabas ang mesa at upuan sa likod. Kasi mahangin doon at maganda ang tanawin. Yung likod kasi ng bahay ay isang malawak na palayan at matatanaw din mula doon ng isang bundok na parte pa ng probinsya namin.
at sa kalagitnaan ng aking pag-inom ay napansin ko na parang merong humahalukay na mga gamit sa kusina. Yung tipong meron siyang hinahanap. Kaya naman tumayo ako at tumungo doon. Sa pagdating ko naman sa loob ay wala namang tao. Kaya naman nagtataka ako kung sino ang may gawa. At nang tignan ko ang lagayan ng mga kutsara at pinggan, ay nakita ko na yung ilan sa mga ito ay wala na sa tamang pwesto. Meron talagang humalukay. Pero ang unang pinagbintangan ko ay mga daga. Marami din kasi mga daga doon, lalo pa't nasa likod lang ang palayan. Binalik ko na lamang sa tamang pwesto ang mga gamit at saka naglakad na ako pabalik sa aking tinatambayan. At sa kalagitnaan naman ng aking pag-inom, ay nakarinig ako ng mahinang yapak sa aking likuran. Kaya lumingon ako doon. Dito ko naman nakita ang isang lalaking nakabarong, pero hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha sapagkat madilim na ang bahagi na yon. Sinigawan ko ito kasi bawal na merong ibang nakapasok doon. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya, subalit hindi niya ako pinapansin. Kinuha ko naman ang lampara na nakakabit sa puno na nasa harapan ko at agad ako naglakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Subalit nang malapit na ako ay unti-unti itong naglaho na animoy isang uso. At nang dahil dito ay tumakbo ako pabalik sa mesa, kinuha ang mga alak at saka pumasok sa loob ng bahay. Sinigurado ko namang nakalak ang mga pinto at bintana nang sa ganun ay hindi ako mapasok ng sino man. Nagwisik din ako ng asin sa aking kaliwang balikat pati na sa paligid ng kwarto. Doon ko na lamang pinagpatuloy ang pag-inom ng alak. Binilisan ko naman nang sa ganun ay malasing kaagad ako at makatulog. Takot man ako pero kinakailangan ko itong labanan. Kasi kung uuwi pa ako ay mahihirapan pa rin akong makasakay ng tricycle. Lalo pa't madadaanan ko talaga yung tulay na kung saan ako nagkaroon ng unang karanasan. At nung naramdaman ko na ang tama ng alak, ay humiga ako at nagdasal ng taimtim. Pagkatapos kong magdasal ay sinubukan kong matulog, subalit nahirapan ako. Hilong-hilo na ako sa mga sandaling ito at gusto na ng aking katawan na matulog. Pero sinasabi naman ng aking isipan na wag muna. Walang ano-ano ay nakarinig ulit ako ng mga yapak sa labas ng kwarto. Nakiramdam lamang ako at pinakinggan ang mga tunog na ito. At hindi nagtagal. "Tulungan mo ko!" Narinig kong bulong sa aking kaliwang tenga. Lumingon naman ako. At dito ko na nakita ang lalaking nakabarong. At nang dahil siguro hindi ko nakayanan ng takot, ay nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako sa mga katok sa labas ng aking kwarto. Maliwanag na rin sa mga sandaling ito. Agad ko namang binuksan ang pinto kasi nadidinig ko ang boses ng aming boss. At nang mabuksan ko ito ay nakita ko siyang galit kasi makalat daw ang kusina. At nung pumunta ako doon, totoo nga. Yung mga gamit doon ay nagkalat at wala na sa dati nilang mga pwesto. "Anong ginawa mo dito?" Tanong ng aking amo at ako naman ay napakamot na lamang sa mga sandaling ito. Sinabihan ko muna siyang kumalma at umupo kasi ikukwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari doon. Mabuti naman at sumunod ito. Matapos ko namang ikwento ang lahat, ay nakisali din sa usapan namin ng isang kasamahan namin. Ilang beses na daw niyang nakita ang lalaking nakabarong. At minsan daw ay nagugulat na lang ito na nasa harapan niya. At nadidinig niyang humihingi ng tulong. Sa mga sandaling ito ay inisip ko na baka pinagtatakpan lamang niya ako. Pero nang sabihin din ng aming amo na minsan na rin niyang nakita ang lalaking nakabarong, ay dito na ako nakahinga na maluwag. Kaya ang ibig sabihin ay naniniwala ito sa aking mga sinabi.
meron naman siyang kinuwento na karanasan at nagtagal ang kwentuhan namin ng mahigit isang oras. Hanggang sa nagsabi ito na pumalik na kaming lahat sa trabaho at kung ano o sino man ang lalaking nakabaro, yun ay ang hindi namin alam. Kaya magmula nun ay hindi na ako natulog pa doon sa likod ng warehouse. Maraming salamat po sa pagkakataon. Dito ko natatapusin ang kwento. Magandang araw. Nangyari ito noong mga panahong ako ay nagtatrabaho sa kabisera ng aming probinsya bilang isang kasabahay. Lalaki po ako at ako rin ang driver ng aking mga amo. Kaya kung saan sila pupunta ay nandoon din ako. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sisimulan ko na ang kwento. Itong unang karanasan ko ay nangyari sa mismong bahay nila. Simulat sa pool ay meron na talaga akong nararamdamang kakaiba doon. Hindi ako makatulog na maayos tuwing gabi kasi pakiramdam ko ay meron talagang nakatingin sa akin. At minsan naman ay nahuhuli kong gumagalaw ang ilang mga gamit pero nagkikibit balikat na lamang ako. Makalipas naman ng mahigit isang buwan magmula nung tumira ako doon ay dito ako pinaranas ng nakakatakot na sitwasyon. Isang madaling araw, bandang alas 4, ay nagising ako ng walang dahilan. Sa mga sandaling ito ay kinukutuban ako ng masama. Hindi ko alam kung bakit. Sinubukan ko namang bumalik sa aking pagtulog, pero hindi ko na magawa. Kaya napagpasyan ko na lamang na tumungo sa kusina para magkape. At pagkatapos ko namang magtimpla, ay napagpasyan kong tumambay sa labas ng kusina. Meron kasing veranda doon, pero hindi naman ganun kalawak. Umupo naman ako sa isang tumba-tumba na pagmamay-ari pa ng tatay ng amo kong lalaki. Ginagamit pa rin ito kasi gawa sa nara at talagang matibay. Sa kalagitnaan naman ng aking pagkakape, ay meron akong natatanaw na figura sa kakawian. Ito po ay nasa aking harapan at wala na rin mga bahay doon. At kung papasukin man ang kakahuyan na ito, ay mararating ang dalampasigan. Pero sa mga panahong ito ay hindi pa ganap na resort ang bahagi na yon. Inisip ko naman na baka isa lamang itong mangingisda na magpapalaot o di kaya ay galing sa laot. Wala rin kasi akong ideya pagdating sa pangingisda. Subalit napansin ko na yung figurang ito ay naglalakad papalapit sa bahay. At habang papalapit ito ng papalapit, ay unti-unti kong naaaninag ang kanyang buong katawan. Nakasuot siya ng isang damit pang babae, yung makaluma, at parang sa panahon pa ng ating mga pambansang bayani. Nakikita ko siya nang dahil na rin sa maliwanag ang buwan. At nung ilang metro na lang kanyang agwat mula sa bahay, ay dito ko napagtanto na nakalutang ito sa hangin. Maliban dito, ay wala pa itong ulo. Nang dahil dito ay gusto ko sanang tumayo at pumasok. Subalit, talagang namanhid ang aking buong katawan. Hindi ko na rin mailingon ang aking ulo. Parang tinahidin ang aking bibig. Kaya ang tanging nagawa ko lang ay ang ipikit ang aking mga mata para hindi ko na makita ang nilalang na ito. Hanggang sa nagdasal ako ng taimtim na ilayo ako sa kapahamakan. Nang dahil alam ko na meron nang nagaganap na kababalagan sa akin. Makalipas naman ng ilang minuto ay dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At sa maniwala kayo o hindi, ay nasa tapat ko na ang nilalang na ito. Meron pang mga dugo ang kanyang damit. Sinubukan ko namang tumayo at mabuti naman na nakatayo ako.
Tumakbo ako patungo sa kwarto ng aking mga amo at sabi ko, bahala na kung mabulabog kong mga ito. Kahit na istrikto silang dalawa pagdating sa pagtulog. Ano ba naman yan, Anton? Madaling araw pa lang ah. Sabi naman ng amo kong babae na tawagin nating Manang Lourdes. At dito ko naman ipiniliwanag ang lahat. Yung amo ko namang lalaki na tawagin nating Manong Dino ay agad na naniwala sa aking mga sinabi. Kasi minsan na rin siyang nakakita ng ganito doon sa kakawyan. Pero mas malala yung sa kanya. Hindi lang daw isang kanya nakita, kundi marami. At minsan nga, doon pa mismo sa loob ng kanilang bahay. Pero habang tumatagal daw, ay nasasanay na rin siya. Meron naman siyang kinuwento na talaga namang nagbigay sa akin ng kilabot. Ayon daw sa kanyang tatay, nung maliit ito, ay merong kinuwento ang kanyang tatay. Ito ay lolo ni Manong Dino. Noon daw, ay maraming mga nakatira doon malapit sa dalampasigan. Yan ang dahil panahon din iyon ng pananakop ng mga dayuhan, ay sinunog daw ang kanilang mga bahay. At ang ilan sa mga lumaban ay pinaslang. At ang ilan din sa mga kababaihan ay ginahasa. Kaya marami daw talagang namatay doon sa bahagi na yon. Mabuti na lang daw at hindi sila ginalaw ng mga ito. Madiskarte daw kasi ang lolo ni Manong Dino. Nakipagkaibigan ito sa mga mananakop sa pamamagitan ng pagkain alang-alang sa kanyang buhay. Meron kasi siyang malawak na palayan, tubuhan at palaisdaan sa kanilang nayon. At yung mga biktima daw ng pagpaslang ay doon daw inilibing sa kakawyan. At ang karamihan daw sa mga ito ay pinugutan ng ulo. Talagang kinikilabutan ako nang marinig ang ganitong kwento. At kaya pala sa unang araw ko doon ay kinikilabutan ako ng walang dahilan. Meron talagang mga nagpaparamdam. Kaya magmula noon, sa tuwing mapapatambay ako sa likod ng bahay, ay nagpaparinig ako. Minsan naman ay kinakausap ko sila na parang normal na tao lamang ang aking kaharap. At habang tumatagal, ay nasasanay na rin ako. Sina Manong Dino at Manang Lourdes ay hindi na nasisindak sa mga ganitong sitwasyon. Sanay na daw ang mga ito. Matapos ang karanasang ito, ay meron pa rin naman akong nakikita doon sa kakawyan. Kahit tirikang araw ay meron akong nakikitang naglalakad na walang ulo. Minsan lalaki, minsan naman babae. At talagang makaluma ang kanilang kasuotan. Parang hindi nila siguro matanggap ang nangyari. Makalipas naman ng ilang taon, isang umaga ay sinabihan ako ni Manong Dino na bukas ay maaga daw akong gigising kasi magbabakasyon kami sa isang probinsya. Nag-leave daw sila sa trabaho kasi gusto nilang mag-relax. At sa mga panahong ito ay bakasyon din ang kanilang dalawang anak. Puro babaeng mga ito. Kinabukasan nga, madaling araw pa lang ay nagising na ako. Agad kong pinaandar ang sasakyan para uminit ang makina kasi malayo-layo ang aming biyahe. Tinignan ko rin ang ilang parte para siguraduhin na hindi kami masisiraan sa daan. Mahigit 4 na oras din kasi ang biyahe. Bandang 6:00 ay nilagay ko ng mga gamit sa loob ng sasakyan. At bandang 6:30 ay umalis na kaming lahat. Masaya naman ang usapan namin sa biyahe at yung pakiramdam na parang parte na ako ng kanilang pamilya. Ako din kasi ang kanilang pinakaunang kasambahay. Sa pagdating naman namin sa probinsyang ito, ay huminto muna kami sa bayan para bumili ng mga pagkain. At makalipas ang ilang oras, ay tumungo na kami sa isang baryo na kung saan naroroon ang rest house ng aking mga amo. Talagang maganda doon at napapaligiran ang bahay ng mga nagtataas ang puno. Sariwa ang hangin at tahimik ang paligid.
Ito rin ang unang pagpunta ko doon. Sa pagdating naman namin sa labas ng bakuran, ay sinalubong kami ng tagapamahala na tawagin natin sa pangalang Bernie. Magkasing edad lang sila ng aking mga amo at malapit din ito sa kanila. Bernie, kumusta? Tanong ni Manong Dino sa kanya. Ayos lang amo, eto, masigla pa naman. Sagot naman niya at tumangon na lamang si Manong Dino. Makalipas naman ng ilang oras na usapan, ay nagluto na ako ng ulam para sa tanghalian. Tinulungan naman ako ni Mang Bernie at masaya naman ang aming naging usapan. Fast forward po tayo. Bandang 6 ng gabi, pagkatapos naming kumain ay pumasok na sila sa kanilang mga kwarto. Abang kami naman ni Mang Bernie ay natulog sa sala. Bale, sasaig lang po kami. Makalipas naman ng isang oras, talagang hindi ako makatulog. Pero si Mang Bernie ay humihilik na sa mga sandaling ito. Napagpasyan ko naman na doon na lamang matulog sa loob ng sasakyan, kaya agad naman akong tumungo doon. At sa aking pagpasok ay binuksan ko ang mga bintana, nang sa ganun ay makapasok ang malamig na hangin at sinubukan ko namang makatulog. Maganda naman ang ihip ng hangin, kaya maya-maya lang ay dinalaw na ako ng antok. Di kalahunan ay nakatulog ako. Makalipas lang sigurong mahigit kalahating oras ay nagising ako sa isang kakaibang tunog na sa buong buhay ko ay noon ko lang narinig. At ang tunog na ito ay parang kuto-kuto. Ito ay nanggagaling sa itaas ng puno ng niyog na nasa tapat lang ng bintana. Kaya agad naman akong napatingin doon. Ilang minuto akong pasulyap-sulyap sa ibabaw, pero wala naman akong nakikitang kakaiba. Hanggang sa biglang lumamig ang simoy ng hangin at ang aking mga balahibo ay nagsimulang magtayuan. Ito rin ang naramdaman ko bago makakita ng pugot na ulo doon sa bahay ng aking mga amo. Kaya kinutuban na ako ng masama. Makalipas naman ng ilang minuto ay tumingin ulit ako sa itaas ng puno. Talagang inaninag ko ng mabuti. At dito ko na unti-unting nakita ang isang mukha. Kahit madilim ay naaninag ko siya. Nang dahil dito ay natakot na akong lumabas. Kaya itinaas ko ng kaunti ang mga bintana. Sa huling pagkakataon ay tumingin ulit ako sa itaas ng puno. At kitang-kita ko naman kung paano siya tumalon mula sa itaas. At nang bumagsak ito sa lupa, ay tumingin ito sa akin ng ilang segundo. Saka tumakbo papalayo at naglaho sa dilim. Sa sobrang takot ko naman, ay napilitan akong lumabas at bumalik sa loob ng bahay. Ginising ko naman silang lahat para ipaalam ang tungkol dito at si Manong Bernie ay agad na naniwala sa aking mga sinasabi. Ilang beses na rin daw siyang paramdaman ng aswang doon, lalo na noong mga panahong kakatapos ng gawin ng bahay, kasi siya rin ang unang tumira doon. Dagdag pa niya, baka daw inaaswang kami kasi nga mga dayo kami doon. At sabi naman ng mga anak ni Manong Dino, nahihirapan din daw silang makatulog doon kasi pakiramdam nila ay merong nakasili. Kinabukasan ay agad namang naghanap ng mga pangontra si Manong Bernie para daw hindi na kami balikan. Subalit, walang epekto sa kanila ang mga pangontra. Pagpatak naman ng gabi, ay nag-usap-usap muna kami sa sala. At makalipas lang isang oras, ay nagsipasok na sila sa loob ng kanilang mga kwarto. Sinabihan naman ako ni Manong Bernie na doon na lang kami matulog at huwag na daw akong lumabas pa at tumango naman ako. Bandang 11 ay hindi pa rin ako makatulog at naramdaman ko ang naramdaman ng mga anak ni Manong Dino na parang merong nakatingin.
At nang dahil dito ay pasulyap-sulyap ako sa mga siwang ng bahay. Tulad ng siwang na pumapagitan sa bubong at dingding. Mula naman sa aming hinihigaan ay natatanaw ko ang kusina kasi wala namang pinto doon. At maya-maya pa ay naging maalinsangan at unti-unti na akong pinagpawisan. Maliban dito ay hindi ako mapakali kaya paiba-iba ako ng pwesto. At nung napasulap ako sa kusina ay nanindig ang aking mga balahibo. Nakakita lang naman ako ng dambuhalang aso na direktang nakatingin sa aking mga mata. Gusto ko mang ibuka ang aking bunganga pero parang nakalak ang aking mga panga. Hindi ko na rin maigalaw ang aking katawan at sa sobrang takot ko ay hindi ko namalayan na umihi na pala ako. Naramdaman naman ito ni Manong Bernie kaya agad siyang napalingon sa akin kasi dumaloy papunta sa kanya ang aking ihi. Pasensya na po kung medyo hindi maganda para sa iba. Kinukwento ko lang kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, naramdaman niya ito kaya agad siyang lumingon sa akin. Nakita naman niyang nakatingin ako sa kusina kaya agad naman siyang tumingin doon. At nakita rin niyang dambuhalang aso. Agad naman siyang tumayo at sumigaw. Lumayas ka dito! Lumayas kang hayop ka! Pasigaw na sabi niya sabay turo sa kusina at yung aso ay naglakad naman ng dahan-dahan patungo sa likod na tila ba isang hari. Agad namang kumuha ng itak si Manong Bernie at susundan pa sana niyang aso pero hinila ko ito. Kasi kung pagbabasya ng kanilang laki, ay talagang mapapahamak lamang ito. Mabuti naman at nakinig siya sa akin. Lumabas naman ang aming mga amo sa kani-kanilang mga kwarto. Maya-maya lang ay lumabas talaga ng bahay si Manong Bernie. Kasi gusto niyang masiguro na wala nang umaaligid sa amin. Kaya sinundan ko na lamang ito. Pero wala naman kaming makita. Sa gabing ito ay sinigurado na lamang namin na nakalak ang mga pinto at pintana kasi yung sa kusina ay nakalimutan naming isara kaya siguro nakapasok ang aso. Kinabukasan, ang sabi naman ni Manang Lourdes ay mas mabuti na bumalik na lang kami sa kabisera o di kaya humanap ng ibang resort at doon daw kami mananatili. Ito nga ang napagpasya ng mag-asawa. At sumama pa rin naman sa amin si Manong Bernie kasi dadaanan din naman namin ang probinsya na kung saan naroroon ang rest house kapag kami uuwi na. Yun nga, tumungo naman kami sa isang resort at doon na lang namin ipinagpatuloy ang pagbabakasyon. Wala rin naman kaming naranasang kakaiba doon kaya nagpapasalamat kami. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin nasundan pa ang mga karanasang ito. Maraming salamat Sir Chris at sa inyong mga tagapakinig. Isang mapagpalang araw sa inyo. Nangyari po ito noong mga panahong buntis ang aking asawa. At kami ay nangungupahan sa isang baryo. Malapit lang naman ito sa bayan namin. Pero nang dahil sa gusto naming magbukod, ay napadpad kami doon. Sisimulan ko na po ang kwento. Taong 1992, buwan ng Abril, ay sinabi ng aking asawa na buntis ito. Kaya napagpasyan ko na humanap ng bahay na mauupahan. Napadpad ako noon sa isang baryo na malapit lang naman sa aming bayan. Meron namang nakapagturo sa akin na merong isang bahay doon na hindi na tinitira ng may-ari. Tamang-tama din na sa hapon na ito ay nandoon ang may-ari. Kaya hindi ko na inaksaya ang pagkakataon. Magandang hapon po, Nay. Kayo ho ba yung may-ari? Magalang na tanong ko sa kanya.
at agad naman itong umiti. Magandang hapon, iho. Oo, ako nga. Ano yon? Tanong naman niya. Dito na nagsimula ang negosasyon at nalaman ko sa kanya ng ilan sa kanyang mga anak ay naninirahan sa ibang bansa at ang ilan ay meron na rin sariling bahay at pamilya. Maliban dito ay meron pa daw siyang isang bahay sa isang probinsya at doon siya tumitira kasi nandoon din ang kanyang mga kapatid. Parang itinuro ako doon sa baryo na iyon at tamang-tama din kasi na malaki ang bahay. Malawak din ang bakuran at marami pang mga punong kahoy. Talagang makakabuti ito sa aking asawa. Sinabi naman ang may-ari kung magkano ang upa at sa tingin ko ay kaya naman namin ang presyo. Kaya kinuha ko na. Kinabukasan ay agad naming inilipat ang mga gamit doon. Tinulungan pa kami ng may-ari. At bandang alauna ng hapon ay natapos din ang lahat. Agad namang nagpaalam ang may-ari at sabi niya, kami na daw ang bahala doon at tuwing Sabado at Linggo ay bibisita ito. Napagpasya naman namin ang aking asawa na magmula sa araw na yon ay doon na kami titira. Bibisita na lamang kami sa mga bahay ng aming mga magulang kapag day off namin. Pareho po kasi kami nagtatrabaho sa mga panahon ito at hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang tiyan kasi nasa 2 buwan pa lamang. Sa unang gabi namin doon ay wala naman kaming naramdamang kakaiba. Yun nga lang. Hindi kami makatulog ng maayos. Pero sabi ko, baka namamahay lamang kami. Isang madaling araw, bandang alas 5, ay nagising ako ng walang dahilan. Gusto ko pa sanang bumalik sa pagtulog, pero nahirapan ako. Napagpasyan ko naman na tumungo na lamang sa kusina para magpakulo ng tubig kasi magkakape ako. At nagsayang na rin ako para sa pagising ng aking asawa ay magluluto na lamang kami ng ulam. Day off din namin sa araw na to. Habang ako ay nagsisindi ng apoy, ay meron akong narinig na pagaspas sa labas. Kung pagbabasehan ng tunog ay parang gawa ng isang kalapati, kaya nung una ay hindi ko pinansin. Maya-maya lang ay meron na akong narinig na yapak na nanggagaling sa gilid ng bahay. Yung yapak na dahan-dahan, kaya napahinto ako at nakiramdam. Pero sa tuwing papakinggan ko ang mga yapak na ito, ay agad namang humihinto. Parang pinaglalaruan ako sa mga sandaling ito, hanggang sa nakaamoy ako ng malansa. Ito ang unang pagkakataon na nakaamoy ako ng ganun, kaya talagang nahilo ako. Kasi hindi ko nakayanan. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko ng mga papel yung apoy nang sa ganun ay masapawan ang amoy na ito. Walang ano-ano ay merong kumatok sa pinto. Talagang nagulat ako at nagtataka kung sino iyon. Kasi kung tao man ito ay dadaan muna siya sa parang pintuan ng bakod bago makarating sa pinto ng bahay. Dito naman ako naghinala. Kaya agad akong bumalik sa aming kwarto. Ginising ko naman ang aking asawa at pinakinggan pa namin ang mga katok. Ilang beses naman kaming nagtanong kung sino ito, pero hindi naman sumasagot, kaya hindi talaga namin binuksan. Maliban na lang kung nagsabi ito na tao po, nang sa ganun ay malaman namin na tao yung nasa labas. Maya-maya lang ay nahinto din naman ang kanyang pagkatok. At hindi na nasundan pa. Dito na kami lumabas at agad na tumungo sa kusina kasi nangangamoy na ang aking sinay. Mukhang merong nagpaparamdam. Biglang sabi ng aking asawa at napailing naman ako. Huwag lang tayong magpapadala sa takot. Nandito na tayo. At kung aalis pa tayo ay mahihirapan ulit tayong maghanap ng bahay na mauupahan. Sabi ko naman at agad naman siyang tumango.
Pagkatapos naman naming kumain ng agahan, ay nag-ikot-ikot kami sa baryo. Nang sa ganun ay maging pamilyar sa amin ang lugar. Nang marating namin itong isang tiyangge, ay huminto muna kami at bumili ng mga prutas. Kasi meron din silang binibentang mga ganito. Agad naman kaming tinanong ng tindera kung saan kami nakatira. At sinabi naman namin ang pangalan ng may-ari ng bahay na aming inuupahan. Nalaman naman namin sa kanya na kilala pala ang may-ari doon sa baryo na iyon. Kasi dati pala itong Kapitan Del Barrio. At ang kanyang asawa ay isang sundalo noong kapanahunan nila. Kaya pala malaki ang bahay at meron silang malawak na bakuran. At saka yung mga anak nila ay nasa ibang bansa. Dagdag pa ng tindera, huwag lang daw kaming masyadong gumala sa baryo sapagkat hindi pa namin alam kung ano ang meron doon. May mga bagay daw na mahirap paniwalaan, pero mas mabuti nang maging maingat bago mahuli ang lahat. Nagtataka naman kami ng aking asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Eh nay, ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Basta, huwag lang kayong lumayo mula dito, lalo na sa bahagi na yan. Sagot naman ng tindera, sabay turo sa di kalayuan. Ganun ho ba? Sige po, maraming salamat sa babala. Sagot ko naman, at agad naman itong tumango. Sa mga sandaling ito, ay wala talaga kaming ideya ng aking asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya inisip na lang namin na baka mayroong mga masasamang loob doon. Kasi karamihan sa mga taong nakakasalubong namin sa daan ay masama kung tumitik. Parang mga siga. Kaya napapayokon na lamang kami ni Mrs. Maya-maya lang ay napagpasya namin na wag nang magpatuloy. Kaya umuwi na lamang kami sa bahay. At sa pagdating namin doon, ay agad kong nilinis ang buong bakuran. Yung mga daon na galing sa mga puno ay aking tinipon sa gilid ng bahay. Subalit habang ako ay nagwawalis, ay meron akong nakitang mga marka ng paa doon. Doon ko rin narinig ang mga yapa kaninang madaling araw. Ito ay marka ng mga paa ng isang aso. Subalit, medyo malaki nga lang kesa sa pangkaraniwan. Agad ko namang tinawag ang aking asawa para makita niya ito. Diyos ko, ang laki niya na. Bulalas naman niya nang makita ang mga markang ito. Oo nga, hindi pangkaraniwan. Sagot ko naman at kinikilabutan na ako sa mga sandaling ito. Baka merong nakapasok dito kaninang madaling araw. Tignan mo na lang yung mga bakot. Baka merong mga butas na pwedeng pasukan. Dagdag pa ng aking asawa at agad naman akong tumango. Pagkatapos ko namang sindihan ang mga natipon kong dahon, ay agad kong tinignan ang mga bakot. Meron nga akong nakitang dalawang butas na pwedeng pasukan ng hayop at tao. Kaya agad kong tinakpan ang mga ito. Makalipas ulit ang mahigit isang linggo, isang madaling araw, ay nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nakita ko daw yung asawa ko na umiiyak at parang namatayan. Kaya agad ko itong nilapitan at tinanong kung ano ang kanyang problema. Nagulat na lamang ako nang makita ang kanyang mga kamay na maraming dugo. Kaya umiyak din daw ako kasi inisip ko na nakunan ito. Nagising naman ako sa malakas na sampal ng aking asawa at naramdaman ko pa na tumutulong ang aking mga luha. At sabi naman niya, nagising daw ito nang dahil humahagulgul ako sa pag-iyak habang nakapikit ang aking mga mata. Nananaginip daw ako ng masama kaya sinampal niya ako. Nagtanong naman ito kung ano ang aking napanaginipan, pero hindi ko na lamang sinabi sa kanya. Nang sa ganun ay hindi ito mag-alala.
Bandang alas 5 ay napagpa siya naming tumungo sa kusina para magsaing at magluto ng ulam. At nang makarating kami doon, ay meron akong nakitang tao na nakasilip sa siwang ng pinto. Gawa lamang kasi ito sa pinagtagpitagping kawayan. Talagang nakakabigla kasi ang kanyang mga mata ay nanlilisi. Tapos ang kanyang mga balat ay parang madulas kung titignan. Nakikita ko siya nang dahil yung ilaw sa kusina ay nakabukas din. Sino ka? Pasigaw na tanong ko at agad namang nagulat ang aking asawa at lumapit sa akin. Agad namang umalis ang taong nakasilip pero ni isang yapak ay wala kaming narinig. Ano yon? Saan? Tanong naman ang aking misis at agad ko namang sinabi na meron akong nakitang nakasilip. Subalit, parang pamilyar sa akin ang taong iyon. Pero hindi ko muna sinabi sa aking asawa. Sa pagsikat ng araw, habang kami ay kumakain ng agahan, ay merong tumatawag sa labas ng bakuran. Agad naman akong lumabas para tignan kung sino iyon. At nakita ko na siya yung tindera ng tiyangge na hinintuan namin noong araw na nag-ikot-ikot kami sa baryo. Oh, magandang umaga po, mana. Ano yung maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ko sa kanya. Meron akong mga prutas dito. Baka gusto ng asawa mo. Meron akong hilaw na mangga dito at saka bago. Pasigaw na sabi niya at agad naman itong narinig ng aking asawa kaya dali-dali itong lumabas. Nako, nag-abala pa kayong magluto ng bago. Talagang naaalala mo pang sinabi ni Mrs. nung napatambay kami sa inyo. Maraming salamat po. Sabi ko habang naglalakad papalapit sa kanya. At nang maiabot niya ang mangga at bago, ay nagtanong ako kung magkano. Pero sabi niya ay huwag na kami mag-alala kasi ibibigay na lamang niya mga ito. Agad naman kami nagpasalamat at sasabihin pa sana ni Mrs. ang tungkol sa nakita kong sumilip sa kusina. Pero kinurot ko ito nang sa ganun ay tumigil. Mabuti naman at hindi niya sinabi iyon. Sa pagpasok naman namin sa loob ng bahay, sabi ko itapon niya ang mga mangga at bago sapagkat ang nakita kong sumilip ay ang tindera. Siya talaga iyon. Sigurado ako. May kutob rin ako na meron siyang masamang intensyon. Kaya ito nagbigay ng mangga. Kinahapunan, sa pagdating namin sa bahay, ay nakita namin na nakabukas ng pinto. Kaya inisip namin na baka nandoon ang may-ari na tawagin nating Nanay Rosa. At sa pagpasok namin sa loob ng bahay, ay nandoon nga siya, kumakain ng hapunan. O kayong dalawa, pumain na kayo. Nagluto ako ng ulam. Sabi niya. Agad naman kaming nagbihis ng aking asawa at sinamahan namin itong kumain. Hanggang sa ibinahagi namin sa kanya ang mga naging karanasan namin doon sa bahay. At meron naman kaming nalaman sa kanya. Hindi daw niya alam na buntis ang aking asawa kaya hindi ito nakapagbigay ng babala. Hindi naman kasi halata na buntis ito kasi maliit pa ang kanyang tiyan. At isa pa, kaya talagang pangangatawa ng aking asawa kaya talagang hindi halata. Sabi naman ni Nanay Rosa, marami daw talagang aswang doon sa kanilang baryo. Bata pa lang daw ito ay meron na siyang nadidinig na kwento sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, meron daw siyang naging karanasan noong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay na anak doon din sa bahay na yon. Iwasan din daw naming bumili si isang tiyangge kasi yung tindera ay isa sa mga pinaghihinala ang aswang at tanyag daw siya doon. Tinanong naman namin kung saan ang tiyangge at kung ano ang pangalan ng tindera.
At agad naman itong sinabi ni Nanay Rosa. Siya nga. Siya yung tinderang nakita kong sumilip sa pinto ng kusina at ang nagbigay ng mangga sa aking asawa. Iwasan daw namin siya. Dagdag pa ni Nanay Rosa. Ilang beses na siyang pinasok ng tinderang ito noong mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay. Kahit na walang pahintulot. Pusa lang daw pumapasok ang tindera at nakikipag-usap sa kanya. Pero noong mga panahong hindi daw ito buntis, ay hindi nga ito makalapit doon. Sinasakyan lang daw ni Nanay Rosa ang tindera. Kasi kampante din naman siya na meron silang pangontra. Pero kung meron mang mangyayari masama sa kanya, dito na daw sila gagawa ng hakbang. Pero mabuti naman daw at wala naman. Siguro nang dahil na rin sa nire-respeto sila at sundalo ang kanyang asawa. Pinayuan naman niya kami na tumungo sa isang albularyo para makahingi ng pangontra. At sa hapon na ito, ay sinama naman niya kami. Hanggang sa napagpasyan niya na doon na lamang magpalipas ng gabi. Noong una ay walang nagparamdam sa amin. Pero nung sumapit ang madaling araw, ay nagreklamo na ang aking asawa na masakit daw ang kanyang tiyan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na gisingin si Nanay Rosa. Dito na siya nagparinig. At nagsabi ito na kilala niya kung sino ang nasa labas. At binantaan pa niya ito. Kaya magmula sa araw na ito ay nahinto ang mga pagpaparamdam sa amin. Nanganak lang yung asawa ko pero hindi na naulit pa mga ganitong kababalagan. Siguro nang dahil na rin kay Nanay Rosa at sa kanyang mga banta noong madaling araw na ito. Nagtagal pa kami doon ng mahigit 5 taon. At noong nakapag-ipon naman kami ng malaking halaga ay naisipan naming magpatayo ng bahay sa lupain ng mga magulang ng aking asawa. At dito na kami nagsimulang manirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. Mag-ingat kayo palagi.